Alam nyo bang may mga palengke ngayon na tumatanggap na ng digital money? You heard it right! QR ready na rin kasi ang ilang mga palengke. Mas mabilis, mas madali na ang transaksyon kapag may bibilhin. Less hassle na sa tindero at tindera, pati na sa mga mamimili. Tutok na at manood dahil laging tandaan. Ano man ang ating pangangailangan para mas umigi ang pang-araw-araw na buhay, G pa rin. Sumisigla raw ang ekonomiya kung masaya rin ang mga eksena sa palengke. Pagmura ang bilihin, maraming mamimili at isabay pa ang mabilis na transaksyon. Gaya ng pagbabayad ng customer sa tindero o tindera gamit ang PayQR. Dito sa palengke ng Pasig, sila ay QR ready. Sa prutasan at tindahan ng mga gulay, sa pwesto ng magbababoy, magmamanok, pati sa bilihan ng mga isda, wet at dry area, general merchandise, RTW, gang sa mga kainan, naka-pay QR. You are ready kami! Alas 3 pa lang ng madaling araw, handa na ang 42 years old na si Angelito Adeza sa buong araw niyang pagtitinda ng manok. Mahirap, siyempre pagod eh, puyat. Gano'ng oras ka na uwi, alas 8, alas 7. Sakripisyo talaga. Dahil, siyempre, pamilyado tayo eh. Kailangan natin bumangon araw-araw para may kainin yung mga anak mo. Yung bayad ilaw, tubig pa. 4 na taon na siyang tindero ng manok. At katuwang ang kanyang misis, mas gumagaan daw ang pang-araw-araw na buhay sa palengke. Kapag may magpapahiwa ng manok, nakatoka yan kay Angelito. Ang misis naman niya ang kahera at taga-asikaso sa mga mamimili. Kailangan kasi talaga, sa negosyong ganyan, tag team talaga kayo. Hindi pwede yung isa tinatamad. Kailangan, kung anong oras yung pinag-usapan nyo, bangon talaga. Kasi bawat oras kasi mahalaga eh. Para pagdating nung rush hour, wala nang problema, sabay na kami magtataga ngayon. At laking pasasalamat ni Angelito kung dati, namumroblema pa sila ng pagsusukli. Pwede po Gcash yung ibayad ko? Ngayon, madalas hindi na. Gamit ang PayQR ng GCash, cashless na ang transaksyon at mabilis. Pagdating ng GCash, ang QR code na napaganda. Kasi yung ibang mamimili, ubos na yung budget, nasa cellphone. Antimano, isa-send na lang nila. Mas malaking bagay din sa amin yun. Mas napapadali yung proseso namin. Dagdag pa na mas lumakas daw ang kanilang paninda, mas lumaki rin ang kita. Ang mga mamimili rito, gaya ng mga suki ni Angelito, ready na sa digital transactions. Mas mabilis siya para sa akin kasi PayQR lang tapos send, magna-notification agad sa akin at pati sa tindera. Mas mabilis kasi cashless transaction tsaka convenient. Aside from mag-withdraw ka pa or what, mas madali. Ang PayQR, mabilis, magbayad, basta may laman ang GCash nyo. At dahil naiipon ang pera ni Angelito sa kanyang GCash app, mas mabilis na rin ang pagbabayad niya ng bills kahit na siya ay nasa pwesto, hindi na kailangang umalis. Napaganda talaga kasi pwede ka mag-loan, send money, bayad ng bills, at isa sa lahat, pwede ka mangutang sa GCash. Tulad ni Angelito, ang magtotokwa na si Aling Gina at kanyang manugang na si Rowena, gumaan ang transaksyon dahil sa GCash PayQR. PayQR ako, mama. Yes, meron po ako. Nakatulong po siya kasi mabilis ang transaksyon. Sakto ang bayad nila. Halimbawa, sinabing 130. 130 ang isesend sa'yo. At gaya nga ng iba, naiipon ang kanilang pera sa GCash app nila. Nagagamit nila itong pambayad ng supply, pag-buy load, send money, pay bills. Pati na rin iba pang serbisyo ng GCash. Maganda ang GSave kasi minsan pagka ako may hawak na pera kung saan ko inilalagay. Ngayon, naisipan ko mag-GSave ako kasi hindi ako nakukupitan.
Ang malawakang paggamit sa palengke ng mga market vendor at mamimili ng PayQR o PalengQR ay proyekto ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas at ng DILG. Sa tulong ng pagbabayad gamit ang PayQR ay mas mapapabilis ang bawat transaksyon sa palengke. What the PalengQR PH hopes to achieve is to foster inclusive digital finance in our communities by capitalizing on the QRPH initiative. Adoption of digital payments will also lessen the need for available change. Hindi na kailangan magpabarya and wala na rin yung risk of receiving yung peking pera. Ang GCash naman bilang partner ay una sa malawak na pagtugon sa money digitalization. Mula sa pagloload o pag-cash-in ng pera sa GCash, marami pang serbisyo ang hatid ng money platform na ito para sa mga Pilipino. Part ng programa na ito na maging stakeholder ang lokal na pamahalaan or LGU, and malaking tulong yon sa GCash na isa sila sa mga main stakeholders. Adhikain niya na ma-promote ang digital QR payment acceptance sa mga primarily palengke vendors, but that includes tricycle drivers and even mga small business owners sa community. Kasi by doing that, mas mapapabilis yung pag-onboard ng mga sektor na to at mas ma-ensure yung effectiveness and also yung continuity ng programa. Definitely, digital QR payment acceptance, unang step lang yan tungo sa vision ng GCash of Finance for All. Mas ma-level up natin sila pagdating sa other financial services. At the height of the pandemic, ang laki naging role ni GCash in general, no? And particularly dito sa palengke, no, helping our market vendors and ensuring na tuloy pa rin yung negosyo nila in spite of the lockdowns, etc. Dito nabuhay yung the so-called online palengke wherein pati yung mga suki ng mga tindahan gusto magbayad via GCash. Sa tulong ng GCash app, mas mabibigyan ng pansin ang mga small business owners gaya ng mga nasa palengke na makapagsimula ng sarili nilang bank account nang hindi umaalis sa pwesto. Mabilis na makapag-loan at kalaunan ay mapalago ang kanilang negosyo. We want to help business owners grow their business by giving them quick access to funds at affordable rates. And by doing so and bringing them to the formal financial institution, gaya ng GCash, we help them develop their credit score. And by developing their credit score, this also means that potentially they will have access to lower interest rates. Having a bank or e-money account has become more compelling even for non-savers as these accounts are basic tools for digital payments which have become a matter of necessity and not just convenience. Kaya naman, dapat lang, bawat Pilipino na may smartphone ay maging QR ready! Ang bongga naman ng Paleng QR project na ito, hindi ba? Pati ang mga palengke ay sumasabay na rin talaga sa digital money transactions. Thank you sa pagtutok sa aming GCash episodes. Remember, ano man ang ating pangangailangan para mas umigi ang buhay? G pa rin!